flavor ban, flavor ban. Hindi. No to flavor ban. At dahil dyan, ilabas ang backup. So, ito po mga kamis. So, kita nyo, di ba? Ang ganda naman ng itsura niya ng bagong packaging ng Chillville Turbo. So, ito po yung killer berries niya. So, ito po yung Stealth Lychee. Ito mo, stealth, no? So, ito yung Mad Mango. So, yan. So, tatanungin po ng iba, bakit tatlo lang po yung backup ko? Eh, mayroon pa po kung nakasabing dalawa dito na sa first packaging niya. So, ito po yun. So, Mad Mango din, tsaka Strawberry Assassin. So, ito po yung lumang packaging nila. So, kita niyo naman po yung difference, diba? Wala kaming pakialam! But very nice, no? Okay. Nice. So, titikman po natin kung gaano po ka-legit yung bagong packaging. We will start with the Stealth Lychee. So, lalagay na natin itong mga kamis. So, lalagay na natin itong Chillville na Stealth Lychee. So first time ko lang po matitikman tong lychee flavor na to. Pasensya po kayo kung lalabo ang aking camera. Ito na mga kameso, titikman na po natin ang Stealth Lychee na hindi ko pa natitikman before. Grabe, di ba? Sobrang tagal na po itong flavor no, pero hindi ko pa natitikman kasi puro po ako Mad Mango, Strawberry Assassin, Killer Berries, yun lang po yung Notorious G. Pero ito, hindi ko po nasubukan. So, subukan na po natin mga kamesh. Nani? Omae wa mou shindeiru. Lychee po ang lasa niya. Wala po ako masabi. Lychee po. Mentholated lychee actually. Hindi po siya ganun ka sobrang lamig katulad ng ibang flavor ng Chillville. Pero masarap. And legit nga pala kahit na bago rin package niya. Kasi siyempre, di ba, wala tayong mabila na Chillville. So, iniisip natin ng mga iba na hindi po legit po, pero legit po siya. Okay. Di ba, flavor ban po tayo ngayon. Eto, backup lang to. Matagal ko na pong binili to bago pa mag-flavor ban. Actually, mga kamis, tungkol po sa flavor ban, even though na-implement na po yung flavor ban, is patuloy pa rin po sila, patuloy pa rin nila nag-uusapan. Siyempre, hirap din kung menthol and tobacco lang daw ang bebenta. Diba? So, kasi mga iba sa atin gusto separate mga flavored juices. Hindi po tayo nakakatagal sa mga tobacco flavor. Tobacco flavor. Tobacco at saka menthol. Gago! So, hindi po natin kayang tagalan yun. Gusto po natin yung may mga flavor. Lalo na sa mga fruity lovers and pastry lovers po dyan. Actually, hindi ko po maintindihan kung bakit po nagkaroon ng flavor ban eh.
Pero wala eh. Ganun talaga, di ba? So, kasi sinasabi ng iba na konti na lang daw bumibili ng Yossi. Hindi totoo yan. Kaya nila ganun. Pero, hindi. Marami pa rin bumibili ng Yossi kung tutusin. Yun yung mga hindi nakaka-afford bumili ng vape. That's right, that's right. Siyempre, may mga juice pa yan, may pads pa yan, may kung ano-ano pa. So, sa mga ibang tao na sanay na sanay na sa Yossi, so, hindi na sila bibili ng ganito. Diba? Pero sa atin, siyempre, gusto natin mag-improve ang ating kalusugan. Ganun talaga. Pwede na! Diba? So, tsaka isa pa, ang layo po ng tobacco sa vaping. That is correct. Diba? Kasi iba sinasabi na it's because of the tobacco, things like that. Well, vaping is a juice. Diba? Vapored, flavored juice. Hindi po siya tobacco na flaking or something. But, anyway, yun lang talaga eh. Antay na lang po tayo ng update kung ano po mangyayari sa flavor ban na yan. Kasi siyempre, marami pong tinamaan din ng mga negosyante na nagbebenta po ng mga juices. Diba? Siyempre, paano yung mga in-invest nila? Punta na sa wala. Diba? So, ganun din. So, anyway, sana po mag-improve po ang bagay na yan and gumanda po yung kalakaran ng both parties. Diba? So, I'm not against smoking. I'm not against anything. Nasa gitna lang po ako. Kasi dati po ako nag-i-smoke, diba? So, yun lang po mga kamis ang gusto ko pong i-share sa inyo bukod dun sa bagong packaging ng Chill Bill. Legit po siya ulit. Okay? So, yun lang po mga kamis. Until my next vlog, kita-kita po tayo ulit. Ingat po kayo. Stay safe. God bless. And, ang init na naman, oh. Bye-bye, mga kamish.